Isang mapagpalang araw po mga ka-merchandiser. Isa na naman pong kwento ng pag-ibig ang aking handog para sa inyo. Isang kwento ng pag-ibig na sigurado po ako na muling gigising sa mga puso niyong tulog ang aking handog. Kilalanin po natin si Mark Barroca, ang tinuguriang copy prince ng basketball sa Pilipinas. Dahil sa galing at husay sa paglalaro ng basketball na kanyang pinamalas. 6 na beses naging kampiyon ng kanyang koponan at 2 beses siyang pinanghal na MVP sa laro ng basketball sa Pilipinas. Probensyano man daw ang ating bida na si Mark Barroca at hindi rin daw kagapuhan ang kanyang itsura. Pero sa puso ng isang napakagandang diwata na mala-artista sa ganda ay panalo siya. Sino ba ang napakagandang babaeng ito na nakabihag sa puso ng ating idolo? At paano nagsimula ang kanilang pagmamahalan? Talaga bang pinagtagpo sila ng kapalaran? Iyan ang aalamin natin. Pero bago ko po ituloy ang ating kwentuhan, ay maglalambing lang po ako sa inyo ng isang like and subscribe to my channel para di ka mahuli sa kwentuhan natin. Salamat! Subscribe! Ang pagmamahal ay ang nagbibigay ligaya sa bawat isa. Ito ay hindi humuhusga anuman ang iyong katayuan sa buhay at anuman ang iyong itsura. Kalimutan na natin ang ating mga problema at tanging pag-ibig na lang ang ialay natin sa bawat isa. Katulad ng pagmamahal sa atin ng ating dakilang ama, tayo ay pantay-pantay sa kanyang mga mata. Isang babae ang nagmamahal kay Mark Barroca. Ang babaeng ito ay sobrang ganda at mala-artista. Siya si Rochelle Ann Alinea, ang maswerteng nakabihag sa puso ng ating bida. Halika't samahan niyo kong balikan ang nakaraan kung paano nagsimula ang pagmamahalan ng 2 taong pinagtagpo ng kapalaran. Si Mark Barroca ay galing probinsya ng Zamboanga sa Mindanao. Bata pa lang ay mahilig na maglaro ng basketball si Mark Barroca. Dahil sa kanyang galing ay nakapaglaro siya ng liga ng Kolehiyo ng FAU Tamaraw. Nang magsimula na mag-aral si Mark Barroca sa FAU o Para Eastern University, dito niya makikilala ang napakagandang babae na si Rochelle Ann Alinea. Ang babaeng ito ay pinakilala ng kanyang kaibigan. Unang kita pa lang ni Mark Barroca kay Rochelle Ann ay na-love at first sight agad ang ating bida dahil sa ganda ng babae at mabait pa sa kanya. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalahin ko. Dahil dito, si Mark Barroca ay nakipagkaibigan kay Rochelle Ann. Hindi naman agad nakapagtapat si Mark Barroca sa kanyang nararamdaman. Dahil si Rochelle Ann ay may boyfriend kaya di na ito maligawan. Pero isang pangyayari ang magpapabago sa lahat. Si Rochelle Ann at ang kanyang boyfriend ay nagkalabuan. Dahil nasaktan ng puso ni Rochelle Ann ang kanyang boyfriend ay tuluyan niyang iniwan. Dito na papasok sa eksena ang ating bida na si Mark Barroca dahil ang kanyang kaibigan sa pag-ibig ay labis na nasaktan. Nakahanda siyang ialay ang kanyang balikat para ito ay sandalan ng kaibigan. Halos 1 taon din na nanligaw ang ating bida sa babaeng si Rochelle Ann. Pinakita niya sa babae kung gaano siya kaseryoso sa kanyang pagmamahal dahil alam niya sa kanyang sarili na ang napakagandang babae nito ay pinagtagpo sa kanya ng may kapal. Si Mark Barroca ay sobrang maalaga at maasikaso sa kanyang minamahal. Halos araw-araw niyang inaakyat ang 9 na palapag na gusali ng FAU para makita lang at masilayan ang kanyang minamahal na si Rochelle Ann. Madalas siyang nagdadala ng gamot at pagkain
sa tuwing nagkakasakit ang babaeng kaibigan. Dahil si Mark Barroca ay may inspirasyon na, lalo niyang ginalingan ang kanyang laro sa basketball at sa bawat isa niyang laban. Dahil sa kanyang love at caring at husay niya sa paglalaro ng basketball at sa kanyang kasipagan, ay unti-unti na siyang minamahal ng kanyang babaeng kaibigan. Sa wakas, nakuha at nadinig din ni Mark Barroca ang matamis na oo ng babaeng si Rochelle Ann, ang kanyang pinag-aalaya ng pagmamahal na walang hanggan. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalahin ko. Dito na magsisimula ang kanilang wagas na pagmamahalan ng dalawang tao na dating magkaibigan. Dahil si Mark Barroca ay may inspirasyon na isang babae na sobrang ganda sa paglalaro ng basketball ay lalo niyang ginalingan. Nang pinakilala ni Mark Barroca ang malaartista niyang nobya sa napakaraming tao at sa harap ng madla, marami ang nainggit kay Mark Barroca. Pinag-usap-usapan talaga siya ng gusto sa social media. May mga taong magtatanong sa kanilang isipan, bakit pa si Mark Barroca? Hindi naman siya masyadong kagapuhan, pero bakit minamahal siya ng isang napakagandang diwata? Ito ang tanong na di nila masagot sa kanilang isipan. Lahat tayo ay pantay-pantay sa pagmamahal ng Diyos. Walang pangit o maganda, walang mahirap o mayaman. Basta may pagmamahal ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Amen. Dahil sa wagas sa tapat ang pagmamahalan ni Mark Barroca at Miss Rochelle Ann Alinea, ay nagdesisyon na sila na magpakasal sa simbahan. Kaya noong taong 2018 ay naganap ang kanilang pag-iisang dibdib ang kanilang kasalan. Tuwang-tuwa at galak na galak ng dalawang tao na ang tanging alay lang ay pagmamahalan. Pero si Miss Rochelle Ann Alinea ay may inamin na sa kanilang relasyon ni Mark Barroca ay siya talaga ang swerte. Swerte sa kanyang asawa. Sa kanyang mga mata, ang ating idolo ay ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Marami man ang lumalait sa ating bida, pero sa puso ng isang napakagandang diwata ay panalo siya. Patunay po ito na sa mundo, binababa ang nagmamataas at tinataas ang nagpapakumbaba. Amen. Ang pagmamahalan ni Mark Barroca at Miss Rochelle Ann Alinea ay ang magpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipili. Basta tapat ang pag-ibig na iyong nararamdaman, may pag-asa ka sa iyong napupusuan. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen. Kaibigan, kapatid, ka-merchandiser, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal, patuloy na sumusuporta, nanonood, nakikinig sa ating munting channel, I Am Merchandiser. God bless po sa inyo at sa pamilya nyo. Sana'y palagi po kayong ligtas. At kung bago ka pa lang dito, ka-merchandiser, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga videong gagawin ko. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.